the ABS-CBN shutdown by the NTC under President Duterte is the start of the death of democracy. The fact that ABS-CBN is still able to broadcast its content even after its franchise had been preemptorily terminated shows that this issue is not, nor has it ever been, about silencing media nor curtailing the freedom of the press. Just look at the social networking platforms and you will see that those freedoms are alive, well, and undeniably thriving in the Philippines. Wala po tayong binubusal-salan dito. Hello, good morning. This is Daddy Rick again. Welcome back to my channel. And before I start, I just want to say again, mega shout out to all my subscribers and my followers. Thank you very much. And also for giving the chance of not skipping the ads to help those small angels that we are looking forward to help with the revenue of this channel. Okay, so nakita naman natin yung umpisa. Bahala na sila. Sila na magsagutan, di ba? Siguro naman, I already give my peace with my last vlog, no? May reaction video to Lloyd De Luis, right? Then, namnamin natin ang bawat angulo ng mga party-party na ito, no? Sila na sumagot, no? Sila, hayaan mo natin sila magsagutan, di ba? Kung ano yung pinapakita nila. At saka tayo maghusga doon sa mga sitwasyon. But we're not being judgmental, no? But to criticize, no? To analyze, to understand. Okay? So, sinisikil ba? Eh, bakit nila nagagawa ito? Alamin natin kung ano yung nangyayari. Alamin natin kung bakit namin pinaglalaban to, kung bakit paulit-ulit namin sinasabi na walang nilabag na batas ng ABS. Hindi ko ho yata kayang humarap sa mga kasamahan ko, sa mga katrabaho ko, sa likuran ng kamera. Hindi ko ho yata kayang makihalubilo sa kanila nang alam ko na hindi ko sila pinaglaban sa panahon na sila ho ang nangangailangan. Ang nilalaban ko po dito ay ang mabigyan po ng extension ang prangkisa ng ABS-CBN. Kagaya ho ng pagbigay rin po ng extension sa ibang kumpanya na nag-expire po ang kanilang prangkisa, pero na-extend po para po dinggin ng Kongreso ang kanilang mga kaso. Yun lamang po. Halipapakain sa pamilya ko. Kapag ang pamilya ko kinante, kahit sino ka pa, lalaban ako ng pataya sa'yo kahit patayin mo pa ako. Binarubal na tayo eh. Tinarantado na tayo eh. Kinuha na yung bahay natin eh. Sa parinig nyo, kung ano nawala sa atin. Okay, doon naman, anong reaksyon ninyo doon sa mga nagsasabing nagpapaawa tayong lahat? Kaya tayo'y lumabas. May nais bang magkomento? Alam mo, boy, gusto kong sagutin yan eh. Hindi naman tayo nagpapaawa. Kahit hindi tayo magpaawa, nakakaawa na talaga tayo. Hindi pa nakakaawa itong mangyari sa atin. At din sa 11,000 empleyado ng ABS-CBN na sa gitna ng isang pandemya, mawawala ng trabaho. Ayan. So, yun yung kanilang mga hinaing. Marami yan. Kasi kung pagsasama-samay ka, masyadong haba. So, yun yung kanilang ano, walang kasalanan sa ABS-CBN. At yung tulong sa mga empleyado, etc., etc. Kawawa kami, di ba? Sabi ng mga ano ng ABS-CBN. And ito naman yung sagot ng isa nilang kasamahan. Itong panahon ng COVID, hindi lang 11,000 ang apektado. Yung mga pinagsasabihin yung 11,000 na mga wala na manggagawa. Milyon, pati nga kami, damay lahat tayo, damay buong mundo, damay iho. Okay? Kami nga, 100 lang kami nung way back nung nagdemanda kami at nag-rally kami. Anong suporta nakuha namin sa inyo? Sige nga. Anong suporta nakuha namin sa inyo? Wala, di ba? Nga. Kaya, please lang. Kayo mga artista dyan, tigil-tigil ang mga propaganda. Wala nga naniniwala sa inyo. Nakakahiya lang kayo. No? Nakakahiya lang kayo. Ayan, di ba? So, hindi ko naman kailangan ilagay pa lahat yung mga sinasabi nga ng kanilang dating kasamahan na
100 lang sila mahigit, no? Ahaba na nga haba masyado, baka maging isang libro na, di ba? So ano nga ba yung nagawa nyo noon na ngayon sila ang isinisigaw nyo ngayon, di ba? Diyan nag-umpisa yung istorya eh. And this topic actually will go doon sa bigla ang batas na isasagawa nga para daw sa extension, no, ng kanilang hinaing na walang kasalanan. So pakinggan muna natin yung sagot ng kanilang tagapagtanggol tungkol sa kanilang mga binubusa. Okay? To the celebrities of ABS-CBN, yes, marami kayong fans dito sa Congress, but please be reminded that loyalty to the company that has given you a good life is important. But you cannot cry injustice and blame public servants when you lose your paycheck or your show, yet not take notice of the fact, yes, the fact, that there are grave issues against your network. These include alleged violation, again, alleged violations of labor laws, tax laws, and even constitutional law, even election laws. By all means, let your voices of support for your network be heard. By all means, isabihin natin sa kababayan ang mga magandang nagawa ng network. But if you really want to join the public debate, find it in your heart. Find it in your indignation to also support due process and fact-finding as the issue is imbued with public interest, not just your interest. Ayan ha, malinaw. Not me. Ayan ha, makinig, di ba? So, sin nga sabi nga, di ba? Kaya nga sabi nga nung ano ni nung cameraman, di ba? Kanina sa inyo, di ba? Nakakahiya lang kayo, di ba? So, kaya yung sinasabi nyo ngayon, inilalahad nila ngayon na para doon, sana noon, hindi ngayon, kasi it's about your personal interest, no? It's not all about their interests before. You don't even mind about them, okay? So, just a simple story to cut the story short, okay? Then, dito naman, no? Ito naman yung mainit na takbo. Ukol nga doon, ganun-ganun lang yan eh. Doon, dito, di ba? Yan yung mga kwento natin eh, di ba? So, ano ba yung mangyayari, di ba? Then may biglang-biglang pagbabago. So, pakinggan natin kasi kailangan nating putulin yung nangyari doon sa camera, di ba? Na mainit na pinag-uusapan ngayon, no? Yung kay House Speaker Alan Peter Cayetano. Okay, so pakinggan natin yung kanyang deliverance. Pero doon lang sa nauukol sa topic kasi ang daming palabok ng kwento eh. So, let's listen carefully about this. Okay? Join me. But I did say it na pagka pinatay, ako mismo mag-on. Pero ang sagot ko sa hamon nyo, hindi ba voluntarily pinatay nyo yung transmitter nyo? Wala pa naman nag-enforce dun eh. Pwede naman kayo pumunta sa korte. Pwede kayong humingi ng temporary restraining order habang nagro-broadcast pa kayo. Notice pa lang na sa inyo order. If the order is illegal, padalan mo ako order sa bahay na lumayas ako sa bahay ko. Eh alam kong bahay ko yon. Pupunta ako sa korte, hindi ako voluntary alis sa bahay. But I respect yung diskarte nyo. Yan ang naging strategy, yan ang decision nyo. Maybe you wanted to humble yourself before the law. Maybe gusto nyo magpaawa. Hindi ko alam. But I respect your decision. But kayo sa ilan lang naman na paulit-ulit pliniplay, sinasabi, eh sabi mo, i-on mo eh. Paano ko i-on eh, kayo nagpatay? Pero ngayon, sa araw na to, para wala na tayong pagtalunan, para matapos na yung usapan, we will begin the process of turning on your transmitter by giving you a franchise until October 31, 2020. And we will not pass the buck. We will have the hearing, tatapusin namin to, at tao magja-judge kung dapat kayo bigyan o hindi ng prangkisa. Yun, kaya pala masyadong mainit, no? Biglang yung mga twist and switch, right? Ano nga ba mangyayari dito sa susunod na bagay na to na tayo daw ang huhusga, pero sila yung gagalaw? Parang kasali ba tayo sa plenaryo? Diba? Eh, ganitong bawal pa magsilabas sa mga tao. So, paano malalaman ang concern natin? In what way? Okay.
Now, habang inaalis ako to, dahil ngayong karugtong, doon ko naintindihan kung anong ibig sabihin nito. Sumakit ang ulo ko rito, sobra. Pero ngayon, naunawaan ko kung ano ba itong law na to. Alam mo ba kung ano yung sinasabi mo? So law, ibig sabihin batas. So kaya ginawa ang batas sa isang democratic country na kung nasaan tayo ngayon, it's para maging pantay-pantay ang lahat ng tao. Sa classroom may batas, bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabing pag nag-comply ka na bawal lumabas, pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo at sinabmit mo ulit, ay pwede na pala ikaw lumabas. Alam mo, Kim Chu, ang daming sumakit ang ulo dyan. Pero nandahil sa'yo, no? Nandahil sa'yo. Na, may siguro naintindihan nila eh. No? Yun ang nag-reaction ng classroom eh. Pakinggan natin yung sagot ng classroom doon sa law. Diba? Nasasabihin nila. So, siguro naman, with this part, medyo yung mga pinaglalaban ninyo at maewan na kung ano, eh, eto yung kasagutan. Alamin natin. To this measure that we have filed today, I am now sponsoring, we will provide ABS with a provisional franchise or with a franchise, a full-blooded franchise with limited period until October 31, 2020, within which both the House of Representatives and the Senate will hear the issues being raised for and against the renewal and assess with complete impartiality and fairness whether or not the network shall be granted a franchise for another 25 years. We cannot, in good conscience, sweep the accusation under the rug and proceed as if nothing happened. As we have always promised, these hearings will be fair, impartial, and above all. Yun. Ang biglaang resolusyon ng isang matagal na tulog na natenga since 2014 from panahon pa ni Abnoy. Hanggang sa dumating si Tatay Digong, di ba? So, 2014, 2016 nagbotohan, 2020, 2 plus 4, 6 years. Then biglang-bigla, it can happen. Ayan, because of the dramas? Yun ba yun? Masyado bang napaka-importante ng ABS-CBN para sa buong Pilipinas? Why not the government, dahil wala na yung frequency, hindi na nila magagamit yun. Diba? Sinasabi, kailangan si ABS-CBN para makarating doon sa mga malalayong lugar. No? Kasi yung lawak, diba? Nasa gobyerno yung frequency. Andanar, galaw-galaw naman dyan. Diba? Bakit din yung maisip yun? No. Huwag masyadong yung puro pakyut lang, PCOO. Tama? So, kung gagamitin nyo yun, yung balitang sinasabing may pararating nila na mas may pararating ninyo ng diretso, mas malinaw sana. Diba? It's not all about the drama, sermonan, ganito, pamukaan, diba? So, it cannot be like that. No? Now, I'm talking in my own point of view. Diba? Sabi nga, andyan yung ano yung communication group, no? Yung PCOO. Diba? Galaw-galaw, pag may time, nakpo, hirap atakihin. Ba, di tayo na bata. Then, ang problema lang dyan, sa kinakaharap na yan, ito naman ang masasabi ng isang magaling na abogado, doon sa isang abogado, so bahala na yung mga abogado, then, na magkaintindihan sila ng gusto. So, ito lang naman, pakinggan natin si Attorney Gadon. The House resolution being railroaded by Speaker Alan Cayetano is still not a law. It cannot give ABS-CBN a provisional franchise until October 2020 because a bill can only become a law if approved by the President and after passing the scrutiny of the Senate. And yan ginagawa ni Speaker Alan Cayetano ay labag sa lahat ng procedure dyan sa House kasi it violates the due process. Kasi yung merong mga violations ang ABS-CBN na inihain sa resolution ni Deputy Speaker Paolo Duterte
pati ng dalawa pang congressman na dapat ay imbestigahan muna ang mga violations ng ABS-CBN. Now, setting this aside, totally, setting this aside is a violation of due process kasi hindi nabigyan ng tamang pagkakataon na mapakinggan kung ano ang mga saloobin din ng ibang mga congressman. No? Kaya yung House Resolution na yan na ginawa ni Speaker Alan Cayetano, yan ay isang basura. No? Isang basura pa rin hanggang ngayon. Nakakalungkot. Wala tayong magagawa. Di ba? Nakakalungkot. Actually, kasi, no, hindi, sabi nga nung isang kasamahan ninyo, hindi lang kayo. It's not only the 11,000 that your company is claiming na magsasakripisyo, no. And actually, sabi nga ni ano, 'di ba, ni APC, 'di ba, na patuloy na nagbo-broadcast ang kumpanya ninyo against doon sa pagkaka-shutdown or sa pagkaka-sign off, okay, using the digital. Maraming explanation eh, 'di ba? Binanggit din niya na maraming violations, alleged violations. No? So, yun yung mga dapat na tuntunin. So, kung kayo, you're using your influence, no? Yung nabanggit nga niya, kayo mga artista, mga nandiyan, that you are facing all these things sa harap ng mamamayan, dapat maging aral ito sa inyo na matutunan ninyo na maging open din sa kumpanya pinagtatrabahuhan ninyo to ensure yung pinaglalaban nyo ngayon once maayos yung problema na yan at makabalik yung transmission, no, sa inyo yung network and etc, di ba, the frequency itself dapat yan maging maayos, no, maging makatao ang lahat, matutunan itong simpleng teleserye na to na nangyari sa buhay ninyo. Kaya sabi nga, don't mention things now that you are concerned about them if you never been concerned about them before, no. So it always goes back to the personal interest. Ayan, para mapaglinawan ng lahat. Kaya sana huwag maging concerned sa actual sa nangyari noon or sa nangyayari ngayon, pero dapat maging concerned ng patuloy pag natapos ang problema na to. Kasi na kaya nga sabi nga, 'di ba? Narinig nyo naman yung sinabi ng isang kasamahan ninyo. Diba? Ganun lang kasimple yun eh. At yung sobrang pagbubusa, yung sobrang para bang nabaliwala yung mga fans na naniniwala sa inyo. Diba? Or na sumusubaybay sa inyo. Katulad nga ng mga pinagbubusan ng isang kasama ninyo, si Coco Martin. Diba? Chill and relax, no? Pwede mong ilabas, pero yung to bash the people that puts you there, kayong lahat sa kinalalagyan ninyo, to bash them. Kanya-kanyang pananaw yan eh, di ba? Yes, they follow you, pero you cannot tell them to follow you according to your political analysis or something if you analyze things accordingly about the law. Ayan. So magbabago yan. Then may mga nasusulat pa na sinasabi na huwag ka manonood ng ano, ng probinsyano, di ba? Pagbalik, baka sabik na sabik kayo sa amin, pagsisipain ko mukha nyo. Dahil sa mga ganyan pinagsasabi nyo sa ganitong sitwasyon, sana marami natutunan yung biglang vroom, masaklap yung biglang vroom. Ayan. So, this comes back how important these people who supporting you at all, that's why you are there. And as I'm saying, di ba, use your influence to guide the people doon sa katotohanan. If you are being used, sana napag-isipan ninyo. Dahil kayo, madali kayong palitan, madaling magpasikat ng bago, pero yung bawiin ninyo sa tao lahat ng mga binitawan ninyong hindi magagandang salita, may mga hindi nagmagandang salita, hindi ko naman nila lahat, at meron namang alam na, no? Andyan, you are open in social media. Kaya nga sabi nga, the power of thinking before clicking creates a difference in our lives. Okay? So, ayan. Sana nagustuhan niyo ang ating teleserye ng ABS-CBN regarding sa ganitong sitwasyon, guys. And thank you very much for watching. Sana naintindihan niyo yung bawat angulo na nais kong iparating. Sabi ko nga, I don't have to explain everything.
dahil andoon naman lahat ng eksplanasyon ng mangyayari, so you will be the one to balance and analyze everything. So again, this is Daddy Rick talking about the reality of life. And as I'm always saying, life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. So don't forget to click like, leave your comments, subscribe, and don't forget to hit that bell so you will not miss any new updates from me by clicking all. And don't forget to share so we can spread the love and the knowledge. Okay? And as I'm always reminding, stay home, stay safe. God bless us all. To my family, mommy, and to my two kids, DX and 3H, I love you very much, guys.